Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang paghahari ng Diyos. At sumagot siya, "Hindi lantaran ang pagdating ng kaharian ng Diyos, hindi masasabing narito o naroon. Nasa inyo na nga ang kaharian ng Diyos." Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Darating ang panahon na pananabikan niyong makita ang isa sa mga pagpapakita ng anak ng tao at hindi niyo naman makikita. At may magsasabi sa inyo, narito siya, naroon. Huwag kayong pupunta, huwag maghahanap. Sumisiklab nga ang kidlat at nagniningning mula sa isang dako ng langit hanggang sa kabila. Gayun din naman ang anak ng tao sa araw ng kanyang pagdating. Ngunit kailangan muna niyang magtiis ng marami at itakwil ng mga tao sa kasalukuyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi lantaran ang pagdating ng kaharian ng Diyos, nasa inyo na nga ang kaharian ng Diyos. Talagang malaking balita na pinagkakaguluhan at pinipilahan ang mga di pangkaraniwan at mga mahimalang pangyayari. Dumagdagsa ang mga tao kung saan meron daw mga kababalaghang nagaganap o kaya ay nagpapagaling ng malalalang karamdaman. Bigla-bigla, maraming mga tao ang natutong magdasal at sumampalataya sa Diyos. Pero malinaw na sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, hindi parang sirkus o peryahan ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito palabas na mapangakit at kalugod-lugod lang sa mata. Higit sa lahat, ang kaharian ng Diyos ay tahimik pero epektibong nagaganap o kumikilos. Una sa kalooban ng tao at ikalawa sa pagitan ng mga taong pare-parehong nananampalataya sa Panginoong Jesus. Nararanasan at nadarama ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos sa kabutihan, pagmamahalan, at kabanalang namamagitan at pinagsasaluhan ng mga mananampalataya. Pagsasagawa. Sa papaanong paraan nakikita at nararanasan ang kaharian ng Diyos sa iyong pamilya, sa paaralan, sa lugar ng iyong pinapasukan, sa parokya o saan ka man naroon. Paano ka nakakatulong sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa kapwa mo?